Siya ang inspiration. Siya ang pinanggalingan nito. Gumamit siya ng mga taong nagsulat nito dahil hindi para baliwalain lang. Naka-address po yun sa ating lahat. So lahat po tayo ay magbabasa at mananalangin ng fresh revelation ng mga galing sa Panginoon. Amen? So tayo po ba hindi natatamarin magbasa ng salita ng Panginoon? Narinig po tayo ng Panginoon at pagpapalain kung sino ang mga nag-amen. Amen? So tayo po ay susunod na sa instruction ng Panginoon. Tayo po ba ay handa ng lumakad righteously? Amen. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Tuloy po natin kuya sa James chapter 1 verse 16 to 18 po. Na dito po sinabi ng Panginoon na kung sino yung mga sumusunod sa mga instruction ng Panginoon, ito po. Do not deceive my beloved brethren. Huwag po tayong padaya. Sinasabihan po tayo ng Panginoon, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadows of turning. Verse 18, of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruit of His creatures. Amen? Sinabi ng Panginoon, of His own will, He brought us forth by the word of truth. On His own will. Binigyan tayo ng, dito sabi dito, sa kanyang sariling kalooban, ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Amen? So sino na po yung salita kanina? Ang ating Panginoon. So, yung salita, galing sa kanya. So yung salita ay ginawa as instruction upang makasunod tayo ng mamuhay ng may kabanalan. Amen? So, ang nangyari po, ibinigay na eh. Of His own will, He brought us forth by the word of truth. So, ina. Ngunit hindi pa rin tayo sumunod. Yung mga sinaunang ninuno natin, hindi pa rin sumunod. Binaliwala ang salita ng Panginoon. Nalungkot ang Panginoon. Kumbaga tayo, may mga anak tayo, binigyan natin ng instruction. Salita ang binigyan natin sa kanila. Sabihin na natin malayo tayo. Binigyan natin sila ng pangungusap, ganito gawin mo. Marahil sinulatan natin, minessage natin, tinawagan natin, ganito gawin mo anak, para ito sa iyong ikakabuti. Ngunit nakikita natin ang ating anak ay hindi gumagawa ng instruction na binigay natin. Bagkus, puro kabaliktaran nito ang kanyang ginagawa. Puro pagsuway ang kanyang ginagawa. Anong mararamdaman natin? Masasaktan tayo, di ba? Malulungkot tayo. So magagalit tayo. Magagalit po ba tayo? Nagagalit tayo dahil mahal natin ang ating anak. Amen. So papaluin natin siya. Bibigyan natin siya ng disiplina. Amen. Kung hindi natin pinapakailaman, sige, okay lang. Ibig sabihin, hindi natin mahal ang ating anak kasi okay lang pala mapahamak siya. So ganun ang Panginoon natin. Hindi niya tayo hinahayaan lamang. Bagkus, napakabuti ng Panginoon natin. Binigyan niya tayo ng instruction hindi natin ginawa. Imbis na magalit siya, imbis na ay paluin ng paluin, anong ginawa ng Panginoon? Siya ay nagkatawang tao mismo. Dahil hindi natin dininig ang salita niya, siya mismo yung bumaba. Amen? John 1:14, nagkatawang tao ang salita at namuhay ng kasama natin. Amen? Namuhay ng kasama natin na yung instruction mismo na binigay niya ay siya mismo yung naging example nun. Dinemonstrate na niya kung anong instruction na yon. Inillustrate na niya. Ginawa na niya lahat para maintindihan natin. Inabot niya tayo. Ginawa na niya, ito ang gawin mo anak, ito ang gawin mo, ito ang dapat mong sundin, ito ang dapat mong paniwalaan. Yung mga salitang yun na narinig natin, siya na mismo yung gumawa. Amen? Siya na mismo yung nag-demonstrate ng mga bagay-bagay na yun. So, napakabuti po ng ating Ama. Amen? So, nararapat lamang po na tayo magkaroon ng takot sa Kanya. Sapagkat sinabi sa salita niya kanina, fear. Yung fear lang sa Proverbs 1:7, ang pangumpisa ng
wisdom na magagaling sa kanya. Amen. Sabi niya dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So kung tayo ay walang takot sa ating Diyos, sa ating Ama, ni kailanman, hindi maumpisahan sa ating buhay yung knowledge or yung wisdom na magagaling sa Panginoon. Amen? Sino dito gustong sumunod sa Panginoon? Matakot po tayo sa Panginoon. Matakot, it pertains to igalang natin yung Panginoon. Sumunod tayo kung anong sinasabi niya. Hindi yung dinidisregard natin siya by mood lang sa buhay natin na kapag ako'y mainit, sige. Kapag ako'y lumamig, pag ako'y nasa Switzerland, kaliwali muna. Pag uminit ulit, pag bumalik ng Saudi, lalo pag summer, doon ulit, mag-iinit. Hindi. Sabi nga, in season, not in season, be ready. Magpapagamit tayo. Amen? So, dapat sa lahat ng season, kagaya nito, winter na naman. So, palamig na naman. So, huwag nating hayaang lumamig ang ating pananampalataya. Pagkos, tayo ay magpainitan. Amen? Tayo ay magbabaran sa gawain ng Panginoon. Amen? Narinig po tayo ng Panginoon. Saan po ng Panginoon yung attendance natin? Narinig po tayo ng Panginoon. So, kung tayo po ay umabsent, accountable po tayo doon. Kung tayo ay may pagkakataon na dumalo tayo. Hindi yung pagkakataon isinusulit. Minsan may narinig ako, babawi muna ako ng tulog next time na lang. Maglalaba ako next time na lang. So next time, no? Sigurado pa kaya may next time ka. Hawak mo ba ang iyong buhay? Yun po ang tanong. Dahil, nung oras na yon, nakalimutan niya ang Panginoon. Hindi siya natakot. Kaya yung wisdom ay wala sa kanya, kaya nakapagsalita siya ng mga bagay na hindi niya naintindihan. Amen? So ganun po, kung tayo po ay nakalimot kahit isang segundo lang sa Panginoon, hindi tayo mahagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? Sinabi sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Amen? Yung sinabing you can do nothing, wala tayong magagawa na ayon sa kalooban niya. Oo, may magagawa ka apart from him, ngunit puro labag sa kanyang kalooban. Amen? Sabi, kung sino man ang sangang nakaiwalay sa puno ay titipunin at itatapon sa apoy. Lahat po ba dito bilang sanga ay nakadikit or naka-intune sa puno? Amen. Lahat po ba tayo ay naka-intune sa Panginoon? Amen. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Nandito po tayo para makinig ng kanyang salita. Sulitin po natin. Huwag natin sayangin yung pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon kasi mamaya hindi natin alam. Biglang dumating ang Panginoon. Kung sino makita niya, matagpuan niya ngayon na nag-iinit, nagnanais makinig ng kanyang salita, may eagerness sa puso na, Lord, gusto kong marinig ang iyong mensahe. Gusto kong matanggap ang hinanda mong pagpapala, ang pangungusap sa aking buhay, upang bago ako. Kung sino ang makita niyang ganun ang puso, sila po. So tayo pong lahat ang kukunin ng Panginoon. Amen? So lahat ay handa na. So hindi na po ba tayo natatakot iwanan itong mundong to? Lahat po ba ay handa na? So kagaya ng sabi, narinig ko nung bata ko, ready to flight. So lahat po ba ay ready to flight na? Amen? So dapat ganun po tayo. Ganun yung desire ng puso natin na any moment, handa tayo. Pagdating ng Panginoon, nakahanda ako. Amen? Meron pong isang sekreto dyan eh. Isipin natin na itong araw na ito ay last day ko na. Darating na ang Panginoon mamaya. Sigurado, matatakot po tayong gumawa ng mga masama. Kasi kapag natagpuan tayo ng Panginoon, dumating siya, ilabag sa kanyang kalooban ang ginagawa natin. So, laglag ang bunga. So, paano tayo kunin ng Panginoon? Yung instruction na binigay niya sa atin at dinemonstrate na niya, hindi natin ginagawa. Kasi sabi natin, ay bukas pa namin. O kaya mamayang gabi nila ako magsisisi sa pagdarasal ko. Malimit po akong makarinig na yan, lalong-lalo sa mga hindi mananampalataya sa mga labas pa. Hindi pa kasama sa karyan ng Panginoon. Mga hindi pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Malimit po akong marinig kagaya nito. Kanina, hindi ko napigilan. Pumitik ako sa kaha. May pangangailangan. Narinig ko na to sa isang samahan ko dati.
kasamahan ko dati sa Dubai at na kahit kasamahan ko po ngayon dito sa Saudi, ay mayroon pa rin gumagawa, lalo na hindi mga mananampalataya. Yung kasang kasama ko, nakapulot siya ng iPhone 6 sa trabaho. Kasi sa amin kasi ang daming naiwan. Careless po kasi mga customer namin, ang dami laging naiwang cellphone sa table o sa cash. Ang ginawa niya, naiwan ng babae yung iPhone 6 sa table. Tinakpan niya ng damit. Sabay, dinampot. Kunwari, kukuha ng sizes ng damit. Tapos yun, pinatayin na niya. Pag-uwi, ginawa niya kasi marunong siya, IT po yun. So yun. Kinuha na niya yung yung items na yun, bumalik yung babae. Naghahanap ngayon. Sabi, wala. Wala daw nakita. Walang nakita. So, yung babae, nagpunta ulit ng ibang lugar kung saan niya, so kung saan yung pinuntahan niya. Baka sakaling matagpuan niya doon. So, walang nahanap yung babae. Nung uwian na namin, inamin. Kinuha ko yung cellphone ng babae. Hindi ko mapigilan. So, sabi, nasa kanya na yun eh. Nung time siguro na naghanap yung babae, ibinigay na niya, okay pa yun. Ngunit yung nasa kanya na, mahirap na po yun. Pwede na siya makulong nun. Pag nanakaw na yun eh, nailabas na ng tindahan eh. So no choice na. So sabi niya, magdadasal na lang siguro mamaya sa pagtulog ko. Nasa palabas pa lang kami ng shop nun. Magdadasal na lang ako mamaya. Hihingi na lang ako ng tawad sa aking pagtulog. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pang aabot ka pa mamaya ng iyong pagtulog. E paano kapag mamaya, pag uwi natin, may nangyari? So, yun po, mga hindi mananampalataya, dahil nga kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos, mapapahamak sila. So, paano po kapag dumating si Lord, na hindi na siya umabot sa bayat, hindi na umabot ng pagdarasal at sa kanyang pagtulog? So, wala na. Kaya nga, people perish because lack of knowledge. Amen? So, kailangan po nating magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan po nating sundin kung ano yung instruction niya sa buhay natin. Amen? Lahat po ba tayo handang sumunod? Amen? Lahat po ba tayo ay nakahanda na tumanggap ng pagpapala mga galing sa Panginoon? Amen? So, sa sa James 1 verse 16, may pangako ang Panginoon. Sinabi niya, sa verse 17, kuya, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation of shadow of turning. So, lahat ng perpektong biyaya, perpektong gift, lahat ng magandang bagay nang galing sa Panginoon. Nang wala, hindi nababago, na walang pagbabago kahit anino man ng pag-iba, hindi naiiba, ma-acquire po natin yun. Kung tayo po ay susunod sa instruction ng Panginoon sa atin. Amen? Kung tayo susunod sa salita na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? Gagaya ng exams, sabihin na natin, nag-exam tayo, board exam, licensure exam, gagaya ni Kuya Mar, nag-exam kanina sa computer po. Meron po din tuntunin, siguro mga 15 po na 20 po. Hindi, 15 na correct, makukuha mo na. So, yun po. So, 15 dapat yung maitama mo upang makuha mo yung driver's license. So, paano po kung 14 lamang? Bagsak. Hindi po natin nakuha. Natawa si Kuya Billy, nakarelate si Kuya Billy. So, yun po. Glory to God. So, paano po kung nabitin na isa? Hindi po natin makukuha yung tinidesire natin. Amen? Ganon din po ang Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon ni kailanman hindi niya ibinaba ang kanyang standard. Ang Panginoon ay may pangako sa atin. Sabi nga dito, every good gift and perfect gift is from above. At ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin, ang pinakamagandang awards, ayun po yung, ano po yun? Ano po? Are you with me? Amen, yun, salvation. Ang pinakamagandang gift ng Panginoon, ang pinakamagandang regalo ng Panginoon, pinakamagandang reward, ito na po yung ultimate reward ng Panginoon, which is salvation. Buhay na walang hanggan. Amen? Putong o korona ng buhay na walang hanggan.
So paano po natin ma-acquire yung buhay na walang hanggan na yon kung tayo ay hindi umabot sa kanyang standard? Isa na lang eh. Isa na lang. Bumagsak pa. Isa na lang. Naglalakad na ako ng ayon sa kabanalan ng Panginoon. Ngunit nakakita ako ng magandang chicks, napalingon ako. Nakapag-isip ako ng bagay na hindi kaaya-aya. At hindi nagsisi. Sinabi niya, next time na lang, o kaya mamayang gabi na lang, pagtulog ko, pag magdarasal ako. So, wala. Hindi tayo nakaabot sa standard ng Panginoon. So, nais ng Panginoon, full. Sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Hindi niya sinabi nga, love your God with 90% of your love, 99% of your soul. Hindi niya sinabi po yun. Sinabi niya all. Ano po mang ibig sabihin ng all? Whole po yun. Kulo. So yun, lahat po, buo. Wala pong point something yun. Pure. Buo. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Kung tayo, ay sinasabi natin, sumusunod tayo, sumunod na tayo. Ibigay na natin yung best natin. Amen? Kagaya nga ng sinabi ni Ate Ellen, ang sarap ng luto mo, Ate Ellen, magluluto ko na rin lang. Sarap pa muna. Ibigay mo na yung best mo. So yun ang gusto ng Panginoon. Magpupuri ka na rin lang. Ibigay mo na lahat. Huwag ka na mahiya. As if mag-isa mo lang, as katabi, upang hindi ka mahiya. Kasi, kaya po nangyayari yung nahihiya tayo kasi hindi tayo nakapokus kay Lord. Nagpo-focus tayo kung nakatingin sa atin yung katabi natin. Kaya po pag nagpupuri, ilang eh. Imbis na yung matutuwa po ba ang Panginoon doon? Pinupuri kita, Lord. Palakpak na. Titingin pa. Titignan pa yung katabi kung nagpapalakpak. Tsaka pala hindi papalakpak na malakas. Amen? Marami po noon. At marami po tayo nakikitang ganun. At dito po, ay unti-unti pong nawawala yung mga ganun. Amen? Kasi pagpasok pa lang eh, kita mo nakangiti na. Kita mo yung kapatid mo, lalo't kamustahin mo pa lang, parang tumatalo na yung puso sa galak eh. Amen? Naranasan po natin yon. Amen? So napakasarap po, napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon dito po sa buhay natin dito sa Riyadh. Amen? Doon po sa atin, sa Pilipinas, to say po, pagpasok mo ng church, minsan wala kang makitang nakangiti eh. Minsan na, yung hindi mo maramdaman yung warm welcome nila as brother and sister in Christ. Kaya parang ilang ka. Ngunit wag po yun ang focus natin. Hindi yung focus natin na dadalo ako ng church, makikita ko yung close friend ko doon. At magiging masaya naman. Hindi, dadalo ako ng church upang makasalamuha ko muli ang Panginoon, upang makausap ko ulit siya, upang maranasan ko ulit siya. Amen? Kapag yun po yung desire natin, kahit may katabi man tayo o wala, yung focus natin na sa Panginoon, magpupuri po tayo ng buong puso, buong buo. Amen? Tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Kasi po natin ang ating mga kamay. Tingin pa, nakatas na ba yung kamay niya? Hihintay niyang tumaas yung kamay ng katabi niya bago siya magtas. So, depende na po yun sa dealing sa atin ng Panginoon. Amen? Kung sinabi ng Panginoon, nangusap ang Panginoon, naniniwala po ba tayo na lahat ng tumatayo dito ay ginagawa? Amen. So kung anong po yung pangungusap ng Panginoon sa kanya, ay Lord po galing yon. Sabi niya ng Panginoon, taas po natin ang ating kamay para sa Panginoon ipakita natin. Hindi pa may pakita, hindi pa may taas eh. Hinihintay muna magtaas lahat ng kamay. Hinihintay muna po. Pikit natin ating mga mata. Nakadilat pa yung isa, tinitignan kung nakapikit na lahat eh. So sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, all your mind, and all your soul. So lahat po, wala po tayong itinitira para sa atin. Amen? Handa na po ba tayong ibigay sa Kanya lahat? Amen? Handa na po ba tayong sumunod sa Kanyang instruction? Amen? Napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 18 po. Sinabi po ng Panginoon, gusto po natin pagpapala. Gusto po natin maging prosperous. At gusto ba natin maging successful sa Panginoon? Sinabi po niya dito sa Kanyang salita. Joshua 1:18, sabi niya dito, yun. Whoever rebels against your command and does not heed your words,
Sa ano na lang po, King James. Sa ano po, old, kasi mas okay po yun. Sinabi niya dito, sa Tagalog po, sino mang maghimagsik laban sa iyong utos at hindi makinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong iniutos sa kanya, ay papapatay. Magpalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Yan po ba yun? Joshua 1. 118 po yan, kuya. 1:8 po yun, hindi po 18. Joshua 1:8. So yan po. Yan, sa Tagalog. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maghihiwalay sa iyo, sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy iyong paginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Amen sa English po. Translated. Sabi niya dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Shall not depart out of thy mouth. Ibig sabihin ng Panginoon, kung tayo ay magsasalita, merong halong salita ng Diyos. Amen? Sabi niya dito, but thou shalt meditate during day and night. Meditate. So, hindi lang basta binasa, tapos. Sabi ni Lord, meditate day and night. Namnamin po natin, araw at gabi. Amen? And thou mayest observe to do according to all that is written therein. So, gagawin po natin kung ano instruction ng Lord, kung ano ang nasa kanyang salita, hindi lamang yung binasa. James 1:22, be a doers of the word of God, not only hearers. Amen? Kung tayo hearer lamang, ano sabi niya, Panginoon? Dinadaya lang natin na ating sarili. Amen? So sabi ng Panginoon, observe and do according kung ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung instruction ng Panginoon. Balik po tayo doon, kuya. Joshua 1:8. Sa English book. Yung sabi niya dito, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have good success. Sino po ba ditong nais sa pagpalain ng Panginoon? Maging prosperous. Sino po ba nais maging successful sa Panginoon? Amen? Maging success, kapag sinabing successful sa Panginoon, sakop na po yung lahat. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa love life kung sino mga single dito. Kapag sinabing successful sa Panginoon, lahat na po yun. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Gawin po natin yun. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Gawin po natin kung ano instruction ng Panginoon. At matatamo po natin kung anong pinangako niya dito na tayo ay pagpapalain. Ipoprosper tayo ng Panginoon at magkakaroon tayo ng good success. So lahat po ba ay handa ng pagpalain ng Panginoon? Lahat po ba ay nagkakaroon na ng desire? Ah, ngayon, simula ngayon, magbabasa na ako ng salita ng Diyos. Magme-meditate na ako. Gagawin ko kung anong instruction na binigay sa akin ng Panginoon. Nagkakaroon na po ba tayo ng desire? Glory to God. Pagpapalain ng Panginoon ang lahat na nag-amen. Amen? Magkaroon tayo ng desire. Sabi natin sa katabi natin, magkaroon tayo ng desire na makasunod sa instruction ng Panginoon. Sapagkat dahil dito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Merong sinabi si David na napakaganda sa kanyang sinabi, kung paano makaiwas sa kasalanan. Sa ano po kuya, Psalms 119 verse 11 po. Kung paano, kagaya ng sinabi ko kanina, para makaiwas sa paggawa ng kasalanan, kung nagkakaroon tayo ng addiction sa kasalanan yung paulit-ulit, magkaroon tayo ng isang desire na, Lord, darating ka na mamaya. Magkaroon tayo, last day ko na to, darating ng Panginoon. So, may iwas natin yun. Mapapasok tayo doon. Pag gagawin natin, oh, darating na si Lord. Oh, darating na si Lord. Sabi ni David dito, sabi niya, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Amen. Napakaganda po ng desire ni David, ng sinabi ni David. Lahat po ba tayo ay nagkakaroon ng desire
na tulad nito. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Sabi niya dito, napakaganda po. Namnamin po natin, pwede po natin basahin sabay-sabay. Sabi niya dito, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Narinig po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang natin binasa sa ating isipan. I-confess po natin, binasa po natin gamit ang ating bibig. Sabi ng Panginoon, kung ano yung ikino-confess mo sa Kanya. Nais ng Panginoon, Lord, you are my Savior. You are my God. Pero hindi sapat yung sa puso mo lang. Ang nais ng Panginoon, yung binibigkas mo. Mas gusto po niya yun, mas powerful yun. Yun po ang nangyari ngayon sa desire na yan na hindi lang natin pinapasa sa ating isip, sa ating puso. Pagkos, binigkas po natin at i-claim na natin nasa atin na po yan. Amen? So lahat po ba tayo ay pinagpala ng Panginoon? Lahat po ba tayo handa nang sumunod sa instruction ng Panginoon? Tumatak na po ba sa ating puso yan? Your word I have hidden in my heart. Your instruction I have hidden in my heart. Your love I have hidden in my heart that I might not sin against you. Amen? Nakuha po ba natin ang mensahe ng Panginoon? Tayo po ba ay pinagpala? Handa na po ba tayong sumunod sa salita ng Panginoon na hindi lamang nabasa lang? Okay na. Ngunit panalangin natin na masundod natin kung anong nabasa natin at higit sa lahat, maisapamuhay natin. Amen? So lahat po pinagpala. Glory to God po. Sa Diyos lamang po ang papuri. Praise the Lord. Sige po, balikan po natin yung text natin. At kanina pa ako ginugulo ng Banal na Espiritu at makupo ako eh. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Mga kapatid, profitable. With benefit. Pag yung salita ng Diyos, sabi ito, yung inspiration of God is God's breath. Yung sabihin, lahat ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay galing sa Diyos. Amen? Ito ay may benefit sa buhay natin pag ito ay isasagawa. So ganito po yan, mga kapatid. Alam natin, sabi ng Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Amen? Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling kay Lord. Meaning to say, mga kapatid, mayroong intake. I-take niyo po, mga kapatid. Pakinggan niyo mabuti, ha? Mayroong pong gustong i-point out si Lord dito. Mayroong intake. Amen? Kailangan manourish yung kaluluwa mo na salita ng Diyos. Kailangan ma-feed yung kaluluwa mo na salita ng Diyos. Kailangan mapakain na salita ng Diyos yung kaluluwa mo. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen? Grow in the grace and knowledge of Jesus. Intake uli, mga kapatid. Intake uli. Kailangan manourish yung kaluluwa mo na salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos, mga kapatid, salita ng Diyos. Intake. Kung ano yung papakinggan mo, makikita mo, kailangan nanonourish yung kaluluwa mo. Amen? Ito yung napakahalagang gustong i-point out ni Lord. And later on, makikita nyo kung ano yung magiging outcome nito sa buhay natin. Amen? So nais ang Panginoon, mga kapatid, mapulyot yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos, masaturate, mga kapatid. Amen? Mapulyot o kaya masaturate ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa. Mabusog ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa. Ito po yung nais ng Lord. Amen? Hindi enough yun, mga kapatid. Tingnan nyo po, mga kapatid. Pag tayo po'y kumain ng pagkain, ng katawan natin, enough ba yun, mga kapatid? Sige, ang tao, pakainin naman pakainin yan. Hanggang doon na lamang ba yun, mga kapatid? Hindi.
Hindi pa natatapos doon, mga kapatid. Kailangan ay mayroong recycle yon. Kailangan mayroong nangyayari, may activity nangyayari. Otherwise, yung wala nang ginagawa kundi kain ang kain, ano mangyayari? Huwag nang tinan yung tiyan ko. Umalit pa yan. Amen? So, lulubo tayo, di ba? Lulubo. O bakit kayo nakatingin sa inyong mga katawan? Amen? Makikita natin, mga kapatid. Likewise, mga kapatid, mayroon pong nade-develop sa buhay natin. Amen? Dahil salita ng Diyos yan, deep inside, mayroon pong nade-develop. Of course, unang-una yung faith. Di ba? Sabi doon sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, intake uli. Yung naiintake mo salita ng Diyos, nade-develop yung faith mo. Pero, hindi po natapos doon, mga kapatid. Amen? Hindi natapos doon. Ang sabi ng Lord doon sa James chapter... Sige po, isa-isin po natin to. James chapter 2, verses 17, verse 20, verse 24, verse 26, isa-isin po nang basahin. Para makita po natin kung ano yung kahalagaan ng action, yung pagsasagawa, yung pagsunod, yung pag-a-apply ng na-intake mo. Amen? Yung natanggap mo kay Lord na salita, kailangan ito ay maisagawa. Ano ang resulta? Sabi nito, does also faith by itself, if does not have works, is dead. Diba? Yung tao, pagkain ang kain niya, walang ginagawa. Mamaya patay na yan. Diba? Ma-high blood. Ma-obese. Diba? Walang activity. Sabi doon sa verse 20, But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Amen? 24. Then 26. You see then that a man is justified by works and not faith by faith only. Pinapakita ng Lord, mga kapatid, yung kahalagahan ng action, kahalagahan ng application, kahalagahan ng pagsunod, kahalagahan ng pagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen? Hindi enough, mga kapatid, na mayroon tayong intake lang ng salita ng Diyos. Amen? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ipinakita na ng Lord yun, mga kapatid. Thank you po. Yung mga kapatid, ipinakita na ng Lord. The intake, mga kapatid, is scripture or the word of God, good. Ito po yung layunin ng Lord, mga kapatid, sa atin. Magkaroon tayo ng knowledge. Amen? Pero knowledge alone is not enough. Hindi sufisyente yung kaalaman. Mga kapatid, masusubok nyo yung kaalaman, mga kapatid. Pag walang application yan, mamaya wala na. Amen? At wala magiging outcome. Pag sinabi yung outcome, yung ilalabas niya. Amen? Wala, mga kapatid. So, makikita natin yung knowledge na yan, kailangan ng Lord ng outcome. Tulad ng binasa natin yung text natin, mga kapatid, mayroon pong sinabi si Lord doon na outcome. It is used, sabi dito, is profitable or used for doctrine. Sa ibang translation yan, mga kapatid, for training, for rebuking, for correcting, for instruction in righteousness. Amen? Sa madaling salita sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos o galing sa Diyos o ito'y hininga ng Diyos, mga kapatid, ay mapapakinabangan. Ito po yung benefit, ito po yung action na mangyayari. Kung gagamitin mo ito, mga kapatid, ito po ay magkakaroon ng resulta sa buhay mo. Amen? So, ito na, mga kapatid. The intake that we have from God, yung intake, sa Greek word yun, mga kapatid, ito po yung logos na sinasabi. Amen? This scripture coming from the Lord, once you heard it, once you receive it, these are all logos
na ito ay napupunta sa ating kaluluwa. Amen? But that is not enough. You want a transforming Word of God. You want the anointed Word of God. You want a creative Word of God. You have to apply. You have to do. You have to obey. And that is what we call the Rema of the Lord. Amen? The Scripture, the Word of God that you receive, once you apply it, mga kapatid, the Word of God that you receive, that is the Logos, the once you apply it, that is the Rema. The Rema will create something for you. The Rema will transform something for you. Amen? The Rema will create something for you because that is the anointed Word of God. When you apply it, when you exercise it, when you speak it, when you take action on it, then makikita mo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi sapat na nalaman natin, hindi sapat na, naunawaan natin, hindi sapat mga kapatid na tinanggap natin. Ang susubaybayan ng Lord yan mga kapatid, yung application sa buhay natin. Sapagkat every time na tayo po ay nag-apply ng salita ng Diyos, isinagawa natin mga kapatid, ginamit natin, sinalita natin mga kapatid, mayroon pong nangyayaring pagbabago, mayroon pong kapangyarihan na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya nga, nagiging ito ay training sa atin, pagsaway sa atin. Amen? Binabago tayo dahil nga in-apply natin. Amen? Ito yung kahalagan mga kapatid ng Logos at Rema. Amen? The Rema is the application of the Word of God. That once you apply, that Rema is the creative Word of God, anointed Word of God, transforming Word of God sa buhay natin. Sa bawat Kristiyano na sinasabi niyang nababago ang buhay niya kasi yung salitang tinanggap niya, salitang nalaman niya sa Panginoon, ina-apply niya sa buhay niya. Sinasalita niya. Amen? Alam niyo ba yung sinasalita mga kapatid? Sabi ng Proverbs 18:21, life and death is the power of your tongue. Once you release that word, mga kapatid, it may give life, it may give power, it may give blessing. Amen? Mayroon pong kapangyarihan pag ito ay sinasabi. May kapangyarihan pag ito ina-apply. Amen? Ako niyo mga kapatid, ito po mga kapatid, napaka-powerful yung application ng salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi mo masasabi sa buhay mo, binago ka pagkatapos mo narinig ang salita ng Diyos. Hindi. Ang pagbabago mga kapatid, narinig mo, in-apply mo. Amen? Doon lang magkakaroon ng pagbabago. Amen? Nako niyo mga kapatid, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Gaano kahalaga yung Logos sa buhay natin na tinatanggap natin? The Word of God, the Scripture, good that we have, good that we receive, good that we hear the Word of God, and much better, mga kapatid, ito po yung nais ng Lord na makita sa buhay natin. Ito ay ina-apply natin. Amen? Pag ina-apply mo, magkakaroon ng rema sa buhay mo. Amen? Magkakaroon ng effect sa buhay mo. Magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Amen? Ito po yung rema ng Lord sa buhay natin. Amen? The logo that you apply is the rema of your life. Amen? Meaning to say, mga kapatid, may kapangyarihan yan. Buhay na salita ng Diyos yan na ina-apply mo. Amen? Kaya makikita mo na nag-create siya. Mayroong ginagawa si Lord. Kumikilos ang kamay niya pag ikaw ay gumagawa o sumusunod doon sa salita niya. Amen? Maliwanag po. Natanggap ng bawat isa. Palapakan natin ang Diyos. Sige po, tayo po tumayo. Praise the Lord. From this night on, ay i-apply na natin ang bawat salita ng Diyos at makikita niyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Without application, speaking the Word of God, there will be no power in your life. Amen? Who wants power? Amen. Who wants to experience the power of God? Amen.
who want to experience the power of the Word of God. Marunong na tayong gumamit ng rema ng Diyos. Amen. Amen. Ano man yung narinig natin sa salita ng Diyos, ano man yung natutunan natin, ano man yung ating naitanim sa ating puso na salita ng Diyos, nais ng Panginoon na ito ay may apply natin. The rhema should come out from us. The rhema should be applied. The rhema should be seen. But once it is done, makikita natin mga kapatid, kung paano babaguhin niya ang buhay natin. Kung paano makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng application ng salita niya. Lord, sa oras na ito, I pray, O God. I pray, Panginoon, sa bawat salita na narinig namin, Panginoon, O God, hindi lamang ito narinig, Panginoon. Hindi lamang ito natanggap ng bawat isa, Panginoon. Hindi lamang ito naunawa ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat, Lord, walang bisa, walang kapangyarihan hanggat ito ay hindi po, Panginoon, na ipapatupad sa aming buhay. Lord, ayaw mo, O Diyos, na puter kami palagi, Panginoon, doon sa rema, Panginoon, na salita mo. Na Lord, every time, Panginoon, O God, na naunawaan namin, nalaman namin ang salita mo, nandoon, Panginoon, yung aming desire na i-apply sa buhay namin, na gamitin, Panginoon, sa buhay namin. Sapagkat, Lord, ito lamang yung paraan, ito lamang po, Panginoon, yung sanhi ng pagbabago ng buhay namin. And Lord, ito rin po ang itinuro ng Panginoon. Now, once you use the Word of God, once you speak the Word of God, once you apply the Word of God, the enemy, the body spirit is going away. Lumalayas. Ngunit, hanggat hindi mo yan ina-apply, kung bakit maraming Kristiyano natalunan, kung bakit maraming Kristiyano mamaya nalalamig, kung bakit maraming Kristiyano na hindi stable ang kanilang faith, dahil hindi nag-a-apply ng salita ng Diyos, walang rem sa buhay nila. Kaya nagiging talunan sila. Pero yung mga Kristiyano na patuloy na nag-a-apply ng salita ng Diyos, nagsasagawa ng salita ng Diyos, ito yung mga lumalagong Kristiyano. Ito yung mga Kristiyanong buhay na buhay ang kanilang buhay. Punong-puno ng buhay ang buhay nila sapagkat ang salita ng Diyos ay nagagamit, na-apply, na isasagawa, na isasalita. Lord, I pray, O God, na hindi lamang Panginoon, good Lord, that we have that Logos, good Lord, that we have Scriptures, good Lord, that we have the Word of God from You. Lord, tonight, teach us, Lord, that we have the desire, Lord, to apply and use in our life, Lord Jesus. Ayaw mo, Panginoon, na magamit namin ito sa buhay namin. Hindi kami, Panginoon, O God. Lord, ipagpapaliban namin sa buhay namin, kundi, Lord, sa bawat pagkakataon na nagain ka ng salita mo, Panginoon, nandoon, Panginoon, ang aming desire na ito po, God, ay may apply namin sa buhay namin. At makikita namin, Panginoon, yung resulta, yung kapangyarihan, Panginoon, ng salita mo. Dahil in-apply namin, Panginoon, sinabi namin, Panginoon, ginawa namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ayaw mo, O Diyos, ang bawat isang Panginoon na ikundik mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu, ipuin mo ang bawat isang Panginoon, O God. The Lord, hindi kami papayag sa gabing ito, Panginoon, na sa bawat natutunan namin sa iyo, Panginoon, O God, ay hindi makita sa buhay namin. Lord, ayaw mo, Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihan i-apply ito, Panginoon.
upang Lord, lalo namin, Panginoon, manamnamang kapangyarihan ang salita mo, Panginoon, sa buhay namin. Set you free. Nalaman mo yung katotohanan at ang katotohanan na yan ang siya magpapalaya sa iyo. Yung magpapalaya sa iyo pag ito ay na-apply mo, ginamit mo sa iyong buhay, mararanasan mo ang kalayaan. Mararanasan mo ang pagbabago. Mararanasan mo ang benepisyo ng salita ng Diyos. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Glory to you, Father. Patuloy kang maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa banal mong salita, Panginoon. Salamat sa Logos. Salamat sa Rema, the application of your word. The speaking of your word. Of your word, Lord Jesus. The power of your word, the transforming word, the creative word, the anointed word. Salamat, Panginoon. Salamat sa bawat pagkakataon, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, hindi ka nagkulang sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, God, nipit, Panginoon, na makapasasarap na pagkain na galing sa iyo. Upang kami, Panginoon God, ay lalong lumusog na magamit mo ang aming mga buhay. Hindi ka pumapayag, Panginoon God, na walang mangyayari sa bawat gawain mo, Panginoon. Mayroon kang laging itinuturo, Panginoon, sa buhay namin. Isang sariwa, turo, Panginoon, na nais mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Kaya mo, Panginoon, na mangibabaw ang salita mo sa buhay namin. In terms of action, in terms of speaking, in terms of our thought, Panginoon, mananaig ang salita mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, create up with your word. Puspusin mo kami, Panginoon, ng banal salita mo, Panginoon, upang Lord, ang aming mga action, Panginoon, ang aming pananalita, ang aming pag-iisip, Panginoon, ay maayon lamang, Panginoon, sa salita mo. Sapagkat, Lord, buhay ang salita mo sa buhay namin na tinanggap namin, na unawaan namin, Panginoon. Lord, ayaw mo, O Diyos, patuloy namin isagawa ito sa buhay namin. Patuloy kami sumunod sa salita mo.
Patuloy kami, Panginoon, na maggumawa, Panginoon, ayon sa salita mo lamang. Upang, Lord, namin, Panginoon, God, yung creativity, Panginoon, na salita mo, yung anointing ng salita mo, Panginoon, yung transforming power na salita mo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Ang gabi na ito, Panginoon God, ay ibabalik namin ang gabing ito, Panginoon. Parangal! Parangal sa dakila mong pangalan! Masasalamat sa dakila mong pangalan, Panginoon. Sapagat lang ka nagkulang, lagi kang gumagawa ng sariwa, Panginoon, ng kapahayagan sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, sa verse 17, so that the man of God will be thoroughly equipped. So that the man of God will be thoroughly equipped. Tunay nga, Panginoon, hindi ka magkukulang sa buhay namin. Nais mo, Panginoon, na mayroon kami natatanggap sa iyo, na mayroon kami i-apply na galing sa iyo, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay maging thoroughly equipped. Handa kami lagi, Panginoon. At walang buwang ang kalaban sa buhay namin in the name of Jesus. Sapagkat, Lord, binigyan mo kami ng Word of God, the Sword of the Spirit, bilang pang-upensa, Panginoon. Every time, Panginoon, na ginagamit namin ang salita mo, every time, Panginoon, na sinasalita namin ang pangsalita mo, every time na inisip namin ang salita mo, Panginoon, umaalis ang kalaban. Lumalayas ang kalaban, Panginoon. Takot siya, Panginoon. He is running away from... Amen. Hallelujah. Sapagkat, Lord, ang salita mo ay double-edged sword. Pag hindi siya umalis, Panginoon, dudurugin mo siya. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. At Lord, sinasalita namin, Panginoon, ang salita mo, sapagkat, Lord, nais namin siyang durugin, Panginoon, bilang armas namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Wala siyang karapatan sa buhay namin. Tinatanggalan namin ang karapatan, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, in the name of Jesus. Tinatanggalan din namin ang karapatan sa buhay ng aming mahal sa buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord, we are declaring, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, God, ay nasa pamilya mo, Panginoon. Nasa pangangalaga mo, Panginoon, God, in the name of Jesus. Maging, Panginoon, yung makinatiwala mo, Panginoon, sa buhay namin na aririyan. Ito ay nasa pangangalaga mo, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, God, ay malaya namin ginagamit para sa iyo. Para sa iyong kalawalatian, Panginoon. Binabalik namin ito, Panginoon, para sa iyo. Gamitin namin para sa iyo, Panginoon. Lahat ng kinatiwala mo, Panginoon, sa buhay namin, gagamitin namin para sa iyo. The more kami, Panginoon, na gumagamit, Panginoon, na mga kinatiwala mo, O God, kalaban sa amin. Amen. Walang buwang ang kalaban sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, yung ikinatiwala mo ay mga kinatiwala mong galing sa iyo. Makapangyarihan. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, na patuloy mong ginagawa sa buhay namin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kaluluwa na narito, na bukas, binuksan nila, Panginoon, ang kanilang mga puso, para, Lord, mataniman ang mga salita mo. Lord, paglabas nila, Panginoon, I pray, nandoon, Panginoon, o God, ang pag-aatubili nila, Panginoon, na gamitin ang salita mo, Panginoon. Oh, hallelujah. They will continually pray, Panginoon. Sila'y patuloy na mananalangin, Panginoon. Hindi lamang para sa sarili na, hindi lamang para sa pamilya nila, kundi, Lord, sa mga nangangailangan na ibang tao, Panginoon. But, Lord, we will intercede, Panginoon. At, Lord, ibabahagi namin yung salita mo paglabas namin, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, lahat, Panginoon, na ipinaisip mong tao, Panginoon, sa buhay namin, ay ibabahagi namin sa kanila. And, Lord, naniniwala kami, Panginoon, gaano mang katigas ang puso ng mga tao na yon, Panginoon. Walang matigas sa salita mo, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang salita mo ay double-edged sword, Panginoon. Tatakos, Panginoon. At
Lord, in your perfect time, Panginoon, ibababa niya, Panginoon, ang kanyang pride. Isusuko niya ang sarili niya, Panginoon, at magbabalik loob sa iyo, Panginoon. I pray, Panginoon, na Lord, manaig ang kaparaanan mo sa buhay nila, Panginoon. At balang araw, Lord, sama-sama kami magpupuri, sama-sama kami na magluluwalhati sa iyo. Sasamba kami, Panginoon, sa iyo, sabay-sabay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat puso ng mga narito, Panginoon. Ang kanilang mga kamay gamitin mo, Panginoon. Bilang daluyan na iyong pagpala, anuman ang patungan, nahuwakan, ipuin ang kanilang mga kamay, Panginoon, God. Ay kamay na representative ng kamay mo, Panginoon. Na ito, Panginoon, na in-anoint mo, Panginoon. And Lord, makikita ang manifestation of power and anointing, Panginoon, through our hands, O God. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, sa pinakain mo sa buhay namin. Napakasarap na salita mo, Panginoon. Lord, nanamnamin namin. At Lord, i-apply namin sa aming mga buhay. Sapagkat, Lord, doon lamang makakaroon ng kapangyarihan. Doon lamang makakaroon ng resulta, Panginoon, pagkatapos namin in-apply, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat, at ang lahat na pinagpala ng Panginoon ay magsasakinang.